Awitin po natin ang pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, espesyal nating ipagdasal ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na hindi natin kasama ngayon physically sa kung anumang kadahilanan. Patuloy din ang ating pagdarasal sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng mga nagpapagaling at sa lahat ng nasa bingit ng kamatayan. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa,
simulan po natin ang pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapurihan, Panginoong Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko, ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko, magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko, Thank you.
ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon lamang kundi ayon sa Espiritu Santo, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin,
kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasaanin, at kayo'y papapagpahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaanin ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Noon pong nakaraang buwan, pinag-aralan namin ang profile ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live. At nakakatuwa pong malaman na sa buong Pilipinas, ang Quezon City, Philippines, ang number one na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live at ating social media accounts. Sino po ang taga Quezon City na naririto ngayon? Andami yan. Palakpakan po natin ang mga taga Quezon City. Sa ibang bansa naman po, ang number one na sumusubaybay sa atin ay ang mga overseas Filipino workers sa United States of America. Kaya atin po silang binabati, lalo na po yung mga sumusubaybay sa atin. Ngayon na mga Filipinos dyan sa Amerika, binabati ko na rin po at sasamantalain ko din ang pagkakataong ito para batiin ang mga kamag-anak ko dyan sa New York. Yan pong Andal, Oblea, Luzon family. At saka dyan po sa Florida, Rocaport family, at dyan po sa LA, Martinez, Salazar, Olgado, Andal families. At dyan din po sa Canada, mga Rocaport at Welgas family, nandyan po sila. Mga kamag-anak din natin yan, o mga kamag-anak ko po na sumusubaybay dito sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Ganon din po yung mga kababayan natin dito sa Asia, sa Singapore, Sige and Rocaport family, at diyan po sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Indonesia. Ganon din po sa Japan and Korea. Marami din po tayong mga OFW Filipinos dyan. Sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa atin at walang sawang sumusubaybay, maraming marami pong salamat, lalo na po yung pag-i-air natin ng ating FB masses or live streaming masses dito po sa Pambansang Dambana. God bless po sa inyong lahat. Kasama na rin nating ipinagdarasal yung mga sumusubaybay sa atin din sa pagitan ng FB Live dito sa atin, sa ating bansa, lalo na po yung mga taga Cagayan de Oro City, taga Cebu, taga Ilocos Sur and Norte, dyan sa Bicol Region, sa Marinduque, at sa iba't iba po karatig na probinsya ng lalawigan ng Batangas. Naranasan na po ba ninyo na mapagod sa pakikipaglaban sa buhay? O sino sa inyo ang pagod na dahil sa dami ng pinapasan sa buhay? Kung minsan, lalo na kung sunod-sunod ang dagok natin sa buhay, bilang tao, natural na nakakaramdam tayo ng pagkapagod. Sabi nga, when it rains, it pours. Talaga namang, kung minsan ang tadhana ay mapagbiro, kapag sinimulan tayo ng isang pagsubok, sunod-sunod yan. Kakapagkasakit lamang ng mahal ninyo sa buhay, na siyang dahilan kung bakit nabaon kayo sa utang, sumunod nawan ay nawalan kayo ng pagkakakitaan. Natanggal sa trabaho. Akala ninyo tapos na ang inyong problema, pero
sa di inaasahang pagkakataon na balitaan ninyo at nalaman ninyo na hindi makakagraduate ang inyong anak dahil nabuntis ng kanyang boyfriend na walang intensyon na pakasalan. Sa mga pagkakataon pong ganito, para kanino kayo lumalaban? Sino at kanino kayo tumatakbo para inyong maging sandigan? Mga kapatid, ang pasanin o pagsubok sa buhay ay bahagi ng ating pag-iral sa mundong ibabaw. Lagi po nating tatandaan at huwag nating iwawaksi sa ating isip na hanggat tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, kailanman ay hindi pwedeng mawalan tayo ng pagsubok sa buhay. Kaya nga ang paalala lagi sa atin ng ating Panginoong Jesus, pasanin ninyo ang inyong krus. Kasi alam niya na struggle natin yan. Yun nga lang, kung minsan, sunod-sunod ito at nakakapagod. Kung minsan, at natutukso tayo na huwag nang lumaban. Sa bawat tukso, para tayo ay manghina at bumigay, tatandaan natin na lagi tayong may karamay. Nandyan ang ating Panginoong Jesus para umalalay. Ang paanyaya ngayon sa atin ng ating mabuting balita ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Kasi alam niya na at a certain point, hindi natin kakayanin ang mga mabibigat na pagsubok sa ating buhay. Kaya nga ang sabi niya, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasaanin. Ang paanyayang ito ay dalawang bagay. On the one hand, it is a direct invitation doon sa mga taong may mga pasaanin, mabibigat na pasaanin, one after the other. And on the other hand, and indirectly, it is also an invitation para naman doon sa may kakayahang tumulong to be another Christ for those who are burdened. Kaya itong imbitasyon na ito, mga kapatid, eh, hindi lang para doon sa mga may problema at mabibigat na pasanin. Itong imbitasyon na ito ay para sa buong sambayan ng Kristiyano. May pasanin o wala. Ano ang imbitasyon or direct invitation doon sa mga may pasanin sa buhay? Ang direct invitation ay huwag lamang lumapit sa mga taong pwedeng sandigan. Huwag lamang lumapit sa mga kaibigan na alam ninyong matatakbuhan. Oo nga, at kayang mga tumulong ng mga yan. At marahil dahil sa pagmamahal sa inyo, hindi naman kayo pahihindian. Bagamat merong mga kaibigan at mga mahal sa buhay na kasama lamang at ito'y totoong nangyayari sa buhay kapag kayo ay nasa ibabaw. Sabi ni nanay, tama, father. At kapag ka meron na kayong pagsubok at pinagdadaanan o nasa ilalim ng buhay, lahat sila'y wala at hindi mo maaasahan. Totoo yan. Pero meron din na mga kaibigan at mga mahal sa buhay na makikita ninyo ang pagdamay sa mga ganitong panahon at pagkakataon. Sila yung mga tunay na sandigan at maaasahan. Pero sapat na ba yon? Hindi. Sapagkat alam ng Panginoon na sa paglapit natin sa kanila, may hangganan ang kanilang pagtulong at kakayahan. At sa ganung katotohanan, kailangan natin
ng lakas na hindi ang pinanggagalingan ay ang material na bagay na pwedeng maitulong ng ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang panggagalingan ay yung source ng lakas ng ating kaluluwa para patuloy tayong lumaban gaano man kalaki at kabigat ang dagok na pinagdadaanan natin sa buhay. At dyan natin mas lalong kailangan ng Panginoon. Alam nyo yung mga taong nagpapakamatay? Alam nyo yung mga taong nawawala ng pag-asa? Ito yung mga taong nanghina ang pananampalataya at nawalan ng karamay sa buhay. For sure, hindi nila pipiliin nakitlin ang kanilang buhay kung may nalapitan sila at may natakbuhan sa oras ng kanilang kadiliman. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoong Jesus, lalo na dun sa mga nawawala na ng pag-asa sa buhay dahil sa kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan, lumapit tayo sa mga taong pwede nating sandigan at lumapit tayo sa Panginoon na siyang magbibigay ng lakas sa atin upang patuloy tayong lumaban. Sa paanyayang yan, ano ang binabago ng ating Panginoon sa pagtingin sa ating mga problema sa buhay? Yung ating disposisyon. Ang kahalagahan ng paglapit sa Panginoon, hindi nagiging negatibo ang ating tingin sa pagsubok. Sa halip na tayo'y madagdagan ang panghihina sa buhay dahil sa bigat ng ating dinadala, sa paglapit natin sa Panginoon, natitingnan natin at nababata natin ang pagsubok ng positibo ang pagtingin sa buhay. Kahit sa tingin ng iba, ang pagsubok natin ay wala ng pag-asa, paglapit natin sa Panginoon, nabibigyan tayo ng hope na siyang pinagsisimulan at pinanggagalingan ng lakas natin para malampasan natin ang mabigat na pagsubok sa ating buhay. Natitingnan natin ang pagsubok ng may pagmamahal na siyang nagpapagaan sa mabigat nating pasanin sa buhay. Kaya yan ang paanyaya ng ating Panginoong Jesus. On the other hand, itong paanyayang ito, katulad ng aking sinabi, ay hindi lamang paanyaya para sa mga doon sa mga may pasanin sa buhay. It is also an invitation for those who are capable of helping those who are burdened. Tayo na may kakayahan na magbigay ng lakas sa mga nanghihina dahil sa pagsubok sa buhay, could be a source of inspiration and hope and illumine the light of those who are in darkest moment of their lives. Tayo ang magiging panibagong Kristo sa kanilang buhay. Kaya itong paanyaya ng ating Panginoong Jesus ay may dalawang mukha. Mukha para dun sa mga nahihirapan at gusto nang bumigay sa buhay. At ang panibagong mukha ay mukha para dun sa may kakayahan na tumulong para maging panibagong Kristo at magbigay ng pag-asa at liwanag sa mga nawawala na ng pag-asa sa buhay. Noon pong isang araw, dumalaw kami sa patay. At natutuwa po ako sa kwento at gusto kong ibahagi sa inyo ng mag-asawang ito na nawalan ng mahal sa buhay. Sila'y nagpunta dito sa Batangas upang makipagsapalaran. Bakit? Noong 1995, ang kanilang tinitirhan ay na-wipe out ng Super Typhoon Rosing. Walang-wala sila
at naisipan nilang makipagsapalaran dito sa bahaging ito ng Batangas. Sabi nila, Father, pagdating namin dito, ang dala lamang namin kaldero at kawali. Ang naislaang namin ay maitawid ang aming buhay kasama ang maliliit pa namin noong anak. Ano ang aming naging sandigan? Wala kaming ginawa kundi lumapit sa Diyos, humingi ng tulong at magdasal na kahit gaano man kabigat ang aming pasaanin sa buhay, makayanan namin ito at malampasan. Alam nyo, sa kanilang naging paninindigang yan, hindi nawala ang pagsubok nila sa buhay. Namatay noong February ang ina noong may bahay. Namatay noong isang araw ang kanyang 28 years old na anak, biglang-bigla. Pero ano ang sabi nilang mag-asawa? Patuloy at patuloy po kaming maglilingkod dahil proven and tested na namin na ang Diyos ay magpapadala ng mga taong handang tumulong sa oras ng aming pangangailangan. Hindi kami nagtatampo sa Diyos, mas lalo pa naming pagbubutihin ang aming paglilingkod sa Kanya dahil Siya ang nagpapagaan sa aming pasanin sa buhay. Sa awa ng Diyos na pagtapos nila ang kanilang apat na anak at isa na lang ang nag-aaral. Sa awa ng Diyos, nakapagpatayo sila ng bahay sa kagandahang loob at kabutihan ng kapatid nila sa community na nagbigay ng 50 square meters sa kanila dahil sa kanilang pagdarasal. At sa awa ng Diyos, nakapagpupundar sila ng kaunti na pagkikitaan, hindi man marangya, para maitaguyod ang kanilang buhay sa tulong ng kanilang mga anak. Ano ang sabi ng kanyang anak na panganay? Father, maaga na naming papagre-retire ng aming magulang bilang ganti sa kanilang pagsusumikap na lumaban sa buhay. At ang tanging puhunan lamang nila sa ganitong disposisyon sa buhay ay ang paglapit sa Panginoon sa oras ng kagipitan. Mga kapatid, ngayong umagang ito, tatandaan natin na ang Diyos natin ay hindi lang mahabagin. Ang Diyos natin ay matulungin. He is a providential God. Totoo naman na when it rains, it pours. At karanasan nating lahat yan. Pero sa bawat pagsubok natin sa buhay, sana'y huwag nating makalimutang lumapit sa Diyos at Siya'y gawing sandigan ng ating buhay. At para naman dun sa mga may kakayahan, huwag sana nating ipagkait ang ating panahon at kakayahan upang maging pag-asa at maging liwanag ng mga taong nasa kadiliman. Sana hindi lamang tayo lumalaban para sa mga mahal natin sa buhay at mga pangarap nating gustong marating sa buhay. Sana lumalaban din tayo para sa ating Panginoon na nag-alay sa atin ng buhay. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Natitipon bilang mag-anak ng Diyos na may sari-sariling problema, dumulog tayo kay Jesus na bukal ng ating pag-asa at kasiyahan habang nananalangin tayong, Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Na ang buong simbahan ay maging bukal ng ginhawa at pampasigla sa lahat na naghihirap, may sakit o naaabuso. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Na si Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari at lahat ng iba pang pinunong relihiyoso ay magtamo ng biyaya ng Diyos sa kabila ng mga kahirapan sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Na ang ating mga pinunong pambayan at iba pang mga may katungkulan ay magsikap na itaguyod ang kapakanang panglahat at magdulot ng pagkain, tirahan, edukasyon at katarungan sa lahat ng mamamayan. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Na lahat ng may karamdaman ay makatagpo ng inaasam na mahabag at ginhawa sa kanilang mga doktor, mga nurse at mga kamag-anak. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Na lahat tayong natitipon para sa Eukaristiya ngayon ay makalasap ng ginhawa sa Panginoon at maging kasangkapan tayo ng Kanyang mahabaging pagmamahal sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, Hari ng habag at kasiyahan, turuan mo kaming maging maamo at mapagpakumbabang tulad mo. Tulutan mong tapat naming tupdin ang aming mga tungkulin upang malasap ang kagalakan ng iyong kalinga at tanggapin ang iyong walang hanggang gantimpala sa langit. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ang manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hinihiling namin kami ay sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Luluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng Pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa Pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita rito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Claygo or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ng kaalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin na isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilyana ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserved na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan li ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.